Kamusta mga Repapits? Si Alex Sons ito at nandito na naman tayo sa akin very exciting, very interesting at very informative na information na aking isa-share sa inyo na kung saan ang sasabihin at ituturo ko sa inyo dito ay nakukuha lamang sa paid seminars. Nakukuha lamang yung mga gitong klaseng information sa mula sa mga real professional motivational speakers, mga real professional public figures, mga real stockbroker, mga real fund manager, mga kung sino-sino mga professional na kung saan yung mga gitong information kinakailangan mo pang bayaran ng few thousands of pesos para lang matuto ka ng ganito na super daling intindihin. Super daling intindihin na ito. Napamutang ninyo, baka barilin ko ang sarili ko pag hindi nyo makakuha itong sasabihin ko dito. Ang kulit, ano? Parang inaaway ko na, ano, parang mag-google pin ako, you know? Ngayon, maaaring may tanong kayo sa mga ilang recorded videos ko, tsaka mga live video ko na tuwing alas 3 ng tanghali sa Pilipinas at tuwing alas 12 ng gabi sa Amerika. Ngayon, Alex Jose, paano nga ba nangyayari yung na sinasabi mo pwede kaming kumita ng few hundreds of pesos, few hundred thousands of pesos, few hundred thousands of pesos, at up to millions of pesos in just few seconds, few minutes, few hours, or at least in just one fucking day. Paano ba nangyayari yan, Alex Jose? Pakiliwanag mo nga yan. Sa video ngayon na to, patutunayan ko sa inyo kung gaano ba katotoo ang mga pinagsasabi ko dahil unang-una, ako hindi ako magtuturo nang hindi ko pa natatry, nang hindi ko pa mismo ginagawa dahil ako mismo kumita na. Sa loob lang ng 2 days na pumasa ko dito sa stock market, naku 1,000 mahigit akong kita. Sipin niyo yun? Ngayon, sa 1,000 mahigit na yun, nakinita ko sa loob ng 2 days, kulelat yun. Super weak yun. Palibasan nga, siyempre, first time mo lang. So, pero at least, kahit first time ko yung mga panahon na yun, naka 1,000 ako mahigit. Isipin niyo yun. Ngayon, pero since marunong na ako at alam ko na ako magkaparang geto ganyan, hindi lang ganun ang kinikita ko ngayon. At kumikita na ako ng mas maganda sa loob ng in just few seconds, few minutes, or at least in one day. Ngayon, sa video na to, tulad niya sasabi ko, ang mga free seminars, bibigyan lang kayo ng some kind of information, basic information. Kumbaga sa 100%, bibigyan lang kayo ng 10% na information na yon, and then yung the rest na 90% ay kinakailangan yung bayaran sa mga paid seminars, sa mga paid professional seminars. Ganun yon. So, pero ako, binibigay ko sa inyo for free dahil nauunawaan ko ang mga kalagayan ninyo dahil ako nanggaling din sa position ninyo. Tsaka, ako yung nagtuturo ng pangmasa, panggeto, pangsalitang kanto, mga ganun. Yung mas madaling intindihin kaysa yung papasok tayo sa mga free seminars tsaka mga paid seminars na kung saan pag-uwi natin, duguan tayo. Lagi tayong nosebleed dahil nagsasalita sila ng mga bagay na hindi natin naiintindihan at sila lang mismo nakakaintindi ng mga professionals. Paano naman ngayon yung mga average Joe, mga minimum wage earner, mga yung illiterate about computer, illiterate about business, about their finances, paano ngayon yun? So, doon na bumabagsak ang aking ginagawa ngayon. Nagtuturo ako ng ghetto version about business, finances, at lalo-lalo na investment, at lalo-lalo na dito sa stock market. So, paano nga ba nangyayari kumikita tayo ng ilang daan in just few seconds, few minutes, in few hours, or at least within one day, few hundred, few thousand, few hundred thousand, few million, in just few seconds, few minutes, few hours, or in just one day. Paano ba yon? So, ganito yon. Madali ang ko sasabihin to para mas maliit yung file video para madali kong ma-upload at makikita nyo agad. So, ang to go na company, ang market price na kunwari ngayon ay 8 peso per share. Bago ka maging part owner o maging parte ka ng kumpanya nito, kailangan ang required dyan ay 100 board lot. Required 100 board lot. Yung 100 board lot na yon, kung ibabase natin sa 8 peso per share, i-times natin yung 8 pesos times sa 100, ang magiging real actual value ng 100 board lot sa cash ay 800 pesos. Ngayon, hindi porket nakita mo 100 board lot na magiging parte ka na, yay! Buta, magiging ano na ako! Di ba? Magiging pag-aari ko na rin yung tugo, magiging stockholder na ako, yeah, big time na ako. Hindi ganoon. Ang gagawin mo, bumili ka ng ilang libong board lot, ng ilang libong shares. Yung board lot, ang ibig sabihin ng board lot, shares yan. Yung board lot, kumbaga parang bumili ka ng bulto-bulto, yun ang ibig sabihin ng 100 board lot o ng board lot. Ganun yan. Pero yung 100, yan yung actual bilang ng shares na bibilin mo.
Ngayon, sabi ko nga, para kumita tayo ng mas malaki, ma-maximize natin ang kita natin, bumili tayo ng ilan libong shares. So, ganito yan. Ganito ang calculation, ha? Halimbawa, wala ka nga masyadong pera, hindi mo kaya mag-invest ng 50,000, hindi mo kaya mag-invest ng 25,000. Sabi na lang natin, meron kang 5,000 at nakabili ka ng 1,000 shares. Kapag nakabili ka ng 1,000 shares at itong 8 peso per shares na binili mo, tumaas man lang ng kahit 10 centavo, kita ka ng 100. Pag tumaas ng 10 cents, yung 8 peso per share na binili mo, tumaas ng 10 cents, 100 kita mo. Ngayon, kapag may 2,000 kang shares, pagkakabili mo per share ay 8 peso lang, tumaas lamang ng 10 cents yan, kita ka ng 200 pesos. Di ba? Ngayon, meron kang 3,000 shares na hawak at pagkakabili mo 8 peso per share lang, tumaas na naman ng 10 cents lang yan, kita ka ng 300. Sa 4,000 shares, kita ka ng 400 kapag tumaas ng 10 cents per share yung hawak mo o yung binili mong 8 peso per share lang. Kapag meron naman tayong 5,000 shares na hawak, tumaas lang ng 10 cents yung pagkakabili natin ng 8 peso a share, tumaas lang ng 10 cents yun, kita tayo ng 500. Kapag meron tayong 10,000 share, tumaas lamang itong 8 peso per share na pagkakabili natin na 10,000 shares, tumaas lamang yon sa 10 cents lang na dagdag kita doon sa 8 peso per share mo, 1,000 na agad ang value noon. Yung kumita ka lamang ng 10 centavo, 1,000 pesos na agad ang kita mo. Ngayon, kung meron kang 20,000 na shares, tumaas lamang itong 8 peso per share na pagkakabili mo ng 10 centavo, kita ka ng 2,000. Nag-guess nyo yun? At ito, kinikita to in just few seconds. Minsan kumikita ka ng 40, 50 cents, 70 cents, 1 peso pataas, ganun yan. Pero, katulad sa sabi ko dito, aim 10 cents to 1 peso up. Pero tinuturo ko sa inyo, 10 peso lang ang i-aim nyo. 10 peso lang ang aasimin nyo. Ganito ng pera ang kikitain nyo. Pag meron kang 20,000 shares, meron kang 2,000 nakita sa loob ng kinita mong 10 cents per share lang. Meron kang 10,000 shares na hawak, tumaas lang ng 10 peso yung pagkakabili mong 8 peso per share. Tumaas lang ng 10 cents pala. 10 cents lang. Meron ka ng 1,000 na. May 1,000 ka ng tubo. Kasi sabihin pa natin merong may charge yung pagkakabili mo ng 10,000 shares na stocks, 10,000. Sabihin na natin may charge yung pagkakabili at may charge din yung pagkakabenta. Sabihin na natin 300 na lang ang mawala sa iyo o kahit man lang kalahati noon, may 500 matitira sa iyo. At iyan kinikita mo in just few seconds. Naintindihan niyo na? Ngayon, ito real, actual na nangyayari to sa stock market. Sabihin na natin, meron kayong limang stocks. Sa limang stocks, sa 5 stocks, sa kada isang stocks, meron tayong 10,000 na shares. So, totally, lahat ay 50,000 shares. Sabihin nga natin, sa 10,000 shares, na 8 peso per share na natin binili, tumaas lamang yon ng 10 cents, kita tayo ng 1,000, di ba? O sabihin na natin, pagpalagay na natin, within few seconds, within few hours, or within a day, kada isang stock ng limang stocks mo, kumita na lang ng 10 cents. Meron kang limang stocks with 10,000 shares each. Ngayon, per 10 cents profits is 1,000 pesos. Ngayon, yung 1,000 pesos, i-times natin yan sa loob ng isang buwan. Sa loob ng isang buwan, meron lang tayong 20 days of trading sa stock market kasi hindi kasama yung Sabado at Linggo. Pag kinalkulan natin the whole month, ang mga open days lang doon para tayo mag-buy and sell ay 20 days. Ngayon, yung 1,000 natin nakita sa isang stock lang na kumita ng 10 cents ay 1,000 pesos yan, di ba? I-times natin yan sa 20 days which is equivalent to 1 month. Ang kita mo, 20,000 sa isang stock lang. 20,000 pesos in just one fucking month. Isang stock pa lang yun. E paano nga, meron nga tayo kunwari 5 stocks. So, yung 20,000, i-times natin ng 5 stocks.
magkano ang kita mo ron sa loob ng in just one month? 100,000 pesos. Yan o. Ang 10,000 shares na tumaas ang presyo ng from 8 peso to 8 peso and 10 cents, ang kita ka ng 1,000. Kita ka ng 1,000. Tapos yung 1,000 na yun, itatimes natin ng 20 days na kusan equivalent ito 1 month, magiging 20,000. Ngayon, since meron nga tayong 5 stocks, itatimes natin ng 5 yun. So, in just 1 month, 100,000 ang kita natin. Kapag tinimes natin yun sa 12 months run, magkano pera natin? 1.2 million. Hindi pa kasama yung kapital mo yun. Pag sinama mo yung kapital mo doon, almost 2 million na. Pero mo, in just one fucking year. Ganyan kadaling kumita ng pera sa stock market. At ito nangyayari to in just few seconds, few minutes, or few hours, or in just one day. Hindi lalagpas ang isang araw. Kikita ka ng ganito kalaking pera. As long as meron kang between 10,000 shares pataas. Isipin nyo, ang let pa nga na itong shares na sinasabi ko sa inyo, 10,000, 20,000, ang let niyan. Maraming tao, 500,000, 1 million na shares ang hawak nila. So, isipin mo na lang, dito pa lang, million na ang kinikita natin. Daan libo na sa loob ng isang buwan lang. Paano pa yung kumahawak ng 50 mil na shares? Magkano nakita nila every day? Tsaka isa pa, 10 cents lang ang pinag-uusapan natin. Nakusan, minsan eh, katulad ako, bumili ako ng tugo nakaraan, tugo 8 peso at 83 cents. Nabenta ko, magkano? 9 peso and 7 cents. Magkano naging profits ko? 24 cents. 24 cents per share. O magkano yung share na hawak ko? 5,000. O 5,000 yung hawak kong share. O di ba? Binili ko ng 8 peso and 83 cents. Pero nabenta ko ng 9 peso and 7 cents. Di ba? Minus ngayon, 9 peso and 7 cents minus 8 peso and 83 cents. Kumita ako ng 24 cents kada isang share. Eh, may 5,000 ako. 24 cents times 5,000. Kita ako ng 1,200. Eh, yun ang kinita ko. 1,200. Ah, di ba? Ganun kadali. In just few minutes ko lang, few seconds ko lang kinita yun. Isipin nyo na lang, ang technique, bumili ng maraming share. Tapos, kumita lang kayo ng kahit man lang 10 cents, libo na ang magiging kita ninyo. Paano na kung kumita pa kayo tulad yung kinita ko nakaraan? Kumita ko ng 50 cents per share. Ilang piraso ang share na hawak ko? 10,000. 10,000 share lang hawak ko. 10,000. Oh, 50 cents times 10,000. Magkano kita? 5,000 pesos. Wala pang isang araw, pwede kayong kumita ng 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 100,000, mga ganun, up to million. Depende sa kung anong hawak mong company at depende rin sa kung gaano kalaki ang iyong shares na hawak. Depende rin yun kung gaano ka-active yung stock na yon sa araw na nagba-buy and sell ka. Ganun kalaki ang perang kikitain ninyo at ganun kadaling kitain ang pera sa stock market. Ganun tayo kadaling yumaman sa stock market or sa Philippine stock market. Kung feeling nyo interesting at informative itong video na to, i-click nyo yung like button. I-share nyo itong video ko, tsaka mag-subscribe na rin kayo. Nasago na makakita kayo ng mga gayetong video na kung saan sa mga paid seminars lang nakukuha. Ngayon, tuturuan ko kayo o bibigyan ko kayo ng mga information sa mga nagbibigay ng free seminars at mga nagbibigay o nagpapabayad ng mga seminars na tulad ng mga professional motivational speakers, mga public figures, gato ganyan. Ako, nagtuturo ako ng mga gatong information na hindi nyo makikita sa online. Sa blog, sa YouTube, sa kung saan sa online, bihira mo lang makikita. Lalo-lalo na ngayon, sa YouTube, wala ka makikita nagtuturo ng ganito. Kung meron man, ako lang. Dahil ako lang yung itong may makapal ng pagmumukha na magturo ng ganito. Ako lang may malakas ng loob na nagtuturo ng ganito. Kaya ako nagtuturo ng ganito, kaya ang lakas ng loob ko dahil ako mismo ginagawa ko to. Ako mismo ginagawa ko ganito klaseng technique. Very basic pa to, tinuturo ko sa inyo. Very basic. O paano ba na, pag nagpunta tayo dun sa mga medyo maganda ng technique na ginagawa ko ngayon. Paano na pag ginawa niyo yon?
Do you think kikita lang kayo ng 10,000, 5,000 in just one day? Do you think ganun lang kikitain nyo? Hindi. Pwede kayong kumita ng worth 100,000 in just one day. Kung meron kayong sapat na kapital at kung meron kayong mga ilang libong shares na hawak. Ilang libong shares na hawak at ilang stocks na hawak. Pero kung wala nga kayong pera, kahit mag-start lang kayo sa 5,000. Yung 5,000, palaguin nyo. Sa 5,000 na yun, makakabili na rin kayo at least 1,000 shares doon o maaaring 500. And then after that, pag tumubo yun ng ilang daan, o di, balik nyo uli yun, ibili nyo yung stock. Tapos tumubo yun hanggang sa umabot na kayo ng 25,000 peso, ibili nyo na ngayon. So, nagsimula ka sa 500 shares lang, tapos napunta ka sa 1,000 shares, napunta ka sa 2,000 shares, 3,000, 4,000, 5,000, inabot nyo ng 10,000. Pag umabot na kayo ng 20,000 shares, ang laki na magiging kita nyo. Katulad nga niya, no? Sa 20,000 shares, ang kada 10 cents na itataas ng shares ng hawak mo ay kada 10 centavo na itataas ng pagkakabili mo ng share na yon, meron ka ng 2,000 pesos na kita. Isang stock pa lang yun. Paano na kung meron kang at least tatlong stocks, meron kang 20,000 shares, tatlong stock, that's 60,000. Tumaas lang ng konti, tumaas lang ng 10 cents per share yon, meron ka ng agad kita na 6,000 na maaaring mangyari sa loob lamang ng few seconds, few minutes, few hours, or pinaka-maximum na yung one day, which is very rare na mangyari. Pero makukuha natin to in just few seconds. Yung 10 cents na kita sa stock market, sa whatever shares na hawak mo, sa whatever company or stock na hawak mo. Kung feeling nyo interesting, informative, i-click nyo yung like button, i-share nyo yung video ko, at mag-subscribe na rin kayo. Birihin nyo, itong sinasabi ko, tinuturo ko dito, para lang to sa mga paid seminars, pero binibigay ko sa inyo for free. Bakit? Bakit masyado yata akong galante, di ba? Dapat sinisingil ko kayo ngayon. Pero, siyempre, tinuturo ko to para nga tumaas ang percentage ng Philippine population na mag-invest sa stock market. Kasi ngayon, until now, less than 1% ng Pilipino sa Pilipinas ang nag-i-invest sa stock market. Dahil masyado silang illiterate about stock market, masyado silang illiterate sa investment. Alam niyo ba kung ano mangyayari kapag kahit man lang at least 50% population ng Pilipinas ay nag-i-invest sa stock market? Ang dami niyan. Bababa ang interest sa mga borrowings, mga loan, bababa ang interest, magkakaroon ng maraming jobs. Mga professional nating Pilipino mula sa kusang-sang lugar, magsisiuwian na dahil mas opportunity na ang makukuha nila sa Pilipinas. Marami ng OFW na uuwi na ng Pilipinas since marami ng opportunities na maaring ang kita nila sa ibang bansa ay magiging ganun lang din at maaring higit pa. Kasi pag tayo naging 50%, pag population ng Pilipinas ay naging population ng Pilipinas nag-invest sa stock market kahit 50% man lang, magiging para tayong Amerika, UK, Canada, magiging ganun tayo kaunlad na bansa. So mag-isip-isip kayo, i-value nyo ang inyong time, i-value nyo ang inyong time at spend nyo yung 24 hours nyo sa matinong paraan. Spend nyo wisely, i-value nyo lagyan nyo ng value ang inyong time at spend nyo wisely. Kapag ito nagagawa ninyo, mas mahigitan nyo pa ang ginagawa ko. At 5 to 10 years from now, ako magsasabi, pupusta ako, magiging multi-millionaire kayo kung magagawa nyo mga pinagtuturo ko rito, kung magagawa nyo yung mga ina-advise ko. Okay, till next time, salamat!